الحمد لله في كبايا سوتي ناتي في كبايا لي is always here is researching about Islam because maybe inshallah there will be a time that he will become a Muslim inshallah. Visual hina anila ang tanong niya dito ay bakit pinapahintulutan ang masjid? Bakit pinapahintulutan ang masjid sa ibang bansa para may sayo? Samantalang sa Saudi, ang ibang musulman ay hindi pinapahintulutan. Napakaganda yung tanong ni kababayan. Baka si kababayan may balak magtayo ng musulman. Baka si kababayan, gino lang. Gino lang. So, so kababayan, alhamdulillah, napakagandang tanong. Napakagandang tanong ni kababayan. Dahil ang tanong na yan ay isang katanungan na kung saan dapat nating maunawaan na yun ay hindi basta-basta ang tanong. Gusto lang malinawan ni kababayan na bakit nga pala, bakit pa sa ibang lugar ay pinapahintulutan ang pagtatayo ng simbahan samantalang sa ibang bansa yun ha? Bakit dito sa Saudi Arabia ay hindi pinapahintulutan? Yun ang tanong ni kababayan. Ano ba ang pagkakaiba? Ano ba ang dahilan? Ano ang dahilan bakit hindi pinapahintulutan sa bansang ito? Yes, naka. Una, sa lahat ng lugar, sa lahat ng mundo ay merong tinatawag masjid at merong simbahan. Katulad sa Pilipinas ay meron tayong tinatawag na freedom of religion. There is a freedom of religion. Kung merong freedom of religion, ibig sabihin noon, freedom din magtayo ng simbahan. Freedom. Sa Amerika, freedom din magtayo sila ng simbahan. Freedom eh. Malaya. So this is a big danger. If you said freedom, what kind of freedom is that? Dahil ang freedom, dapat maunawaan mo. Pag sinabing freedom, malaya ka sa lahat. Kaya, hindi basta-basta ang Muslim. Dahil ang Islam, the religion of the Muslim, the faith of the Muslim, not came from human being. This is came from Allah subhanahu wa ta'ala. You must remember, kababayan, my fellow man, that the Quran is a word of Allah subhanahu wa ta'ala. This came from Allah subhanahu wa ta'ala, the Quran, not came from human being. And that is why, hindi dito sa amin, wala sa Islam yung tinatawag na katulad ng ginagawa natin sa ibang lugar, sa ating bansa, na there is a freedom of anything, freedom to have a boyfriend, freedom to have a girlfriend. This is a big problem. Freedom of everything, freedom to have a liquor, khamar, ha? Malaya sa pagkakaroon ng alak, ha? Kaya maraming mga lasenggo. Freedom to have a hotel, freedom for everybody to check in the hotels even though they are not husband and wife. This is the problem. This is the big problem. Bakit ang freedom na ito ang siyang sumisira sa buhay ng mga tao? Freedom to check in the motels even though they are not wives and husband. And this is the problem in our place, kababayan. Your question is why it is that here in Saudi Arabia are not allowed na magkaroon ng simbahan doon sa Makkah, dito, bakit nga ba, kababayan? Ito ba ay sa gusto namin lamang? Dahil gusto ba ng mga tao, because the Muslim, they don't want to have a church here? Or Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet Muhammad sallallahu are commanded that not allowed in this place
to build a church who is not a church or a masjid of a Muslim. Why? Mga kababayan, sapagkat bakit? Kung ang Christian ay hindi siya kontento, the Christians are not contented with their books, with their Bible. That is why everybody can read the Bible. And the sect of the other sect of the Christians, they were not contented with the Bible. That is why they write another books. Sumulat sila ng ibang mga kasulatan to support the Bible. Because they believe that if you're just believing in the Bible and don't hindi ka maniniwala sa ibang mga sinulat nila, ay hindi ka makakaligtas. Ibig sabihin nun, hindi, walang kasiguraduhan ang Biblia. Ang Biblia ay hindi sigurado na salita ng Diyos. Ang Quran ay sigurado ang mga Muslim na ito'y salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang lugar na ito, inutos kay Propeta Muhammad SAW na hindi po pwede sa lugar na ito ang mga tao na magtayo ng simbahan. Dahil sigurado na ang lugar na ito ay para sa mga mananampalataya at sigurado na sila sa kanilang mga at sa kanilang reliyon. Kaya hindi ito pwedeng haluan ng anumang simbahan o anumang reliyon. Dahil siguradong sigurado na ang mga Muslim sa kanilang reliyon at pananampalataya. Kaya, para hindi makalapit ang tukso, ito ang inutos ni Allah kay Propeta Muhammad SAW at inutos ito sa mga believers, mga kababayan. Kaya, kung mapapansin mo, walang simbahan dito dahil sigurado na ang mga Muslim. Hindi sa ibig sabihin noon na ayaw namin. Hindi po. Si Allah ang may gusto at ang Propeta Muhammad SAW. Ngayon, kung meron mang simbahan sa ibang bansa at pinaintulutan, dahil ang katwiran nila, ha? Freedom. Freedom of anything. Freedom of church, freedom of religion, freedom of liquor, freedom of prostitution. Everything is freedom there in another country. Ha? Kung wala kang asawa, if you have no wives, if you have no husband, you can go to the pub house, to the, what's called this, sa mga kasa, just pray the ladies, if you want, kung gusto mo magkaroon ng partner, may pera ka, pupunta ka lamang sa mga diskuhan o sa mga pub house, sa mga kasa, just pray the ladies and then you can take him, even though he's not your wife. But here in Saudi Arabia, because Saudi Arabia, they follow the rules of God and Prophet Muhammad SAW. That is why the word freedom, you must understand what is the word freedom, because the word freedom, it is very danger. It is very danger, kababayan. Kaya dapat na kababayan na maunawaan mo, sigurado, sure na sure ang mga Muslim. Kaya hindi sila papayag na magkaroon ng ibang reliyon dito sa bansang ito. Walang bansa kang makikita na ang batas na pinapatak mo ay sa pamamagitan ng Biblia. Wala. Wala kang makikita na bansa na kusan ay sasabihin nila salita ng Diyos ang Biblia pero hindi nila ito sinusunod o hindi ito ang batas na pinagtutunan nila. Pero sa Islam, Quran, ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang away ng Prophet Muhammad SAW ang tinatawag na hadith, ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang sinusunod ng mga mananampalataya kaibigan. Kaya isa sa mga sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na may sasagot namin na sigurado na po kami. We are very very sure at the only masjid there no, kahit dito. Ngayon, kung may mga tao mang nagtatago na nagtuturo ng pagsamba rito, nagtatago sila. Kasi alam nila, uhulihin sila. Napakaswerte ninyo dahil hindi kayo nahuhuli.